Good evening, guys, and welcome back to my channel. This is me again at your service, and yeah, welcome back to my channel. I hope you're doing good tonight. Kasi gabi na ako nag-vlog, kasi gabi ko lang dahil sa work. And yeah, so tonight, a few moments later, pagpasensyahan nyo ng iBug ko, inborn na yan since baby pa ako. Charot. De, pag puyat, wala masyadong tulog. Ganyan lang talaga. Then, yung boses ko, ganito rin paggabi na. So, yeah, without further ado, let's get started, guys. So, for tonight's vlog is gagawa tayo ng YouTube tag. Kasi, I just wanna share all of you why I start or why I join YouTube. Sana humabot. Ganito, ganyan. Yeah. So, let's get started, guys. Number one, guys, as a YouTube tag, question, bakit po kayo nag-YouTube? Bakit ako nag-YouTube? UAAP volleyball team. And since then, nagustuhan ko rin itong player na to. Kaya gumawa ko ng mga vlog. Though nag-copy-copy lang ako doon sa nag-copy-paste lang ako ng mga vid nila sa Instagram, or sa YouTube, or sa Google. Tapos, kinumbayad ko lahat. Doon nag-start. And for starter na na-post ko is yung kay Aliza Valdez. Yeah, you get it right, guys. I idolize Blue Eagles. Yeah, tinig yung Blue Eagles. I idolize ko siya since season 75 man ata yun. Tapos channel 21 pa yun, pinapalabas yung ano nila, guys. Volleyball game, hindi pa talaga next, total. Number 2. Kailan po kayo nag-umpisa sa YouTube nyo? YouTube. Nag-umpisa ako since July 2016. Logged in lang ako sa YouTube. Hindi pa siya totally, as in wala pa akong ka-amor-amor sa AdSense. AdSense na yan. Nag-login lang ako sa YouTube. Then, nag-upload lang ako ng video ni Aliza. Doon na nag-start. But, not every day nag-upload ako kasi nga hindi ko naman kasi kabisado. And may work din ako. So, mas prior ko yung work kaysa pag-YouTube. Number 3. Ilang vids na upload mo sa isang linggo? Sa isang linggo, isa. Or may linggo talaga na wala. Pag naganahan lang ako, nagustuhan lang mag-upload ako. Pero, in a month talaga, may times isa lang, may times wala. Kasi nga, prior ko ang work than YouTube. Yun, guys. Number four, YouTuber na nag-inspire po sa inyo mag-YouTube. Okay, YouTuber na nag-inspire sa akin mag-YouTube. I inspired mag-YouTube na talaga. And because of this vlogger, si Purple Ares. Yeah, si vlogger Purple Ares. Kasi, meron kasi siyang, hindi lang, nag-YouTube lang ako, nanood lang ako ng mga game ni Aliza. Then, sa pag-scroll down ko, nag-pop up yun kay Purple Ares yung how to start to become a YouTuber. Dun ko, nanood ako nung vlog niya. Then, afternoon, dun na ako na, ganito pala. Ganyan. So, siya yung nag-inspire talaga sa akin na I have to link my YouTube channel sa Google AdSense. But since sinabi niya na it's okay if you are a starter, pwede pa isa-isa, kung kaya na pa dalawa in a week or tatlo na week. May times na rin na gusto ko na rin mag-YouTube, mag-vlogger. So yeah, si Purple Ares yung YouTuber na nag-inspire talaga sa akin. Number 5, YouTuber na kasabayan ko
So yeah, YouTuber na kasabayan ko. I always think about Mama Lay's vlog. Yeah, si Mama Lay's vlog. Mga around 2017 ata or 2018 na nakita ko siya. Na yung subscriber niya is mga around 500, 700 lang. Mga around 500. Una ako, before siya. Kasabayan ko siya sa subscriber. Mga around 2018, kay Mama Lay's vlog, kasabayan ko siya maging mga ilan na subscriber. Kaso siya lang, daily kasi yung vlog niya. Kaya meron siya mga idea and palagi siya nag-upload ng mga vlog not like me na once in a month or wala sa month. Siya meron kasi everyday siyang gumagawa ng vlog. And napapansin ko na lang talaga na when I saw her vlog, ang dami na niyang subscriber. Tapos masasabi ko na sa sarili ko na masabayan ko na si Mama Lay. Pero naungusan niya ako. But I didn't put in mind na competition tong ano. Dahil nga sabi nga ni Purple Ares na huwag kang insecure kung yung kasabayan mo, naungusan ka na or whatsoever. As long as you love what you're doing, darating ka rin din sa puntong yun. So yun. Si Mama Lay's vlog lang yung kasabayan ko talaga na I remember. Number 6 and last, guys. Number 6 na tayo. Ano na po kayo sa palagay niyo 5 years from now? Ano na ako? Tao pa rin. Charot. Ano na ako 5 years from now? Still a YouTuber. And siguro 5 years from now, siguro pamilyadong tao na rin ako. And still, I won't stop being a YouTuber. 5 years from now, I am still a YouTuber as long as I'm happy with what I'm doing. Bahala, walay mo suporta sa ako, basta ako, I support myself. And lastly, okay, mag-iwan ako na kasabihan, guys, na nanabasa ko rin naman sa book ng No Excuses. Basta nasa inibooks lang yun. May kasabihan kasi doon na in order for you to become a success, you have to become a lifelong student of your craft. And pailan-ilan ko yung binabasa and doon ko lang din naintindihan. So yeah, in order for us to become a success in our goal, we have to become a lifelong student of our own craft. So yeah, wish you all good night tonight, guys. And thank you for watching my vlog. Those who haven't yet watching it, please do watch my vlog. Those who didn't subscribe yet my channel, please do subscribe and click the bell button para ma-notify ko rin naman kayo, guys, sa next vlog ko. And yeah, I hope you didn't feel boring tonight. And wish you all good night and God bless. Bye, guys. Thank you. Thank you for watching.